target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Ka-Rex Cayano. Sa Target On Air. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Processed Dairy Essence Cheese, Purple Love Cafe, Green Rose Resort at Robinson's Malls. Ito, sabi ho na isang texter ho natin, ha? Ka-Rex, kayo ho yung nilapitan ho namin at kinausap dito ho sa Sontaville. At kami po yung lokal ng Barangay San Isidro na lagi pong sumusubaybay po sa programa nyo, ha? Alam nyo ho kasi may mga pagkakataon na tinutukan po natin yan, eh. Lalo na ho dun sa lingap sa mamamayan nung panahon po nung pandemic, na halos ang kapatid po na INC na sila po yung tumutulong. The lockdown, kumbagay halos talagang paralisado, kumbagay halos wala pong trabaho. Ang ginawa po ng INC o Iglesia ni Cristo ay yung lingap sa mamamayan. At meron lang hong nag-send doon sa amin, di ba tang ABS-CBN lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Kumbaga halos lahat ng lumaban. Eh di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ang Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasawo siya ng batas noong panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat po ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung Protestante, ay mawawala daw ho, kumbaga di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plane crash. Sinikap ni Corazon Aquino, kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na para ang gusto nilang kubkubin ho yung central at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Eh di ba't pinagnanasahan gawin hong basilika? Namatay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Gayun din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Habang papauwi naman ho, galing ho sa taping, di ba't may nagpauso na isang director? Hindi ko lang ho ma-recall kung sinong director ho yun. Ayun, si Wen Deramas. Di ba nagpauso siya sa social media na may halong panlalait, kumbaga kinukutya ho niya laban ho dun sa INC, kaya sinananaginip daw ho siya kagabi na yung kanya napanaginipan, mga kaibigan, ay umulan daw ho ng dinuguan at nagtakbuhan, di ba, yung mga kapatid ho na iglesia, at namatay ho dun si Wen Deramas adun ho sa sakit ho sa puso. Nakipagtulungan din ho dyan yung dating senador na si Laila De Lima. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ho ng paksyon o kaguluhan adyan ho sa INC. Nakipagtulungan ho doon si Laila De Lima sa mga natiwalag ho na INC para ho pabagsakin yung pamamahala ng INC o yung Iglesia ni Cristo, at ipinakulong ho ito, di ba? Ngunit, doon ho sa kasamaang palad, si Laila De Lima po yung nakulong, di ba? Sa layuning pabagsakin po ang Iglesia ni Cristo, gumawa po sila ng katha at saka bias na pagbabalita ang ABS-CBN upang mapaniwala ho nila, di ba, ang tao laban ho sa INC. Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Alam nyo, marami na hong nagtangka na gumiba ho sa INC. Lahat ho sila hindi ho nanalo, di ba? Huwag nyo hong gigisingin yung higanting natutulog, ito pong Iglesia ni Cristo. Natatandaan ko, sa isang Twitter account, may ipinuso doon si dating Senate President JPE, yung dating senador na si Enrile, di ba? Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo, di ba? Halos lahat ho yan, hindi ho sila nagtagumpay. Kasi yung pagkakaisa ho ng INC, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, nung panahon ho ng pandemic,
kami mismo sa Simbuhay, bakit kamo? Kumbaga, ginover ho namin yun, nilabas ko sa aking news column, yung linghap sa mamamayan, nagdo-donate sila sa mga bawat LGU. Yun po ang misyon ng INC o ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung lahat na nagtangka, nagibain, lahat to sila, hindi ho umubra. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Robinson's Malls. Ang oras ay hatid sa inyo ng Central Mall. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.